Paging amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong dakilang biyaya at pagmamahal po sa amin. Nung nagtungo kami sa kapahamakan na hindi namin alam kung ano ang katotohanan, kung saan po kami galing, kung saan po kami patungo, tinawagan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong salita. At iniligtas niyo po kami sa pamamagitan ng banal na dugo ni Hesus Kristo. At lumalakad po kami sa patungo sa panibagong pag-asa at panibagong layunin sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng inyong masaganang biyaya at pagpanubay sa lakad ng aming buhay. Sa umagang ito, nandito po kami sa inyong harapan upang makinig ng inyong salita. Buksan niyo po ang aming puso at isipan at bigyan niyo po kami ng mabambang puso at masunuring puso upang maunawan po namin ang inyong dakilang kalooban at sundin namin ang inyong salita. Yung mga kapatiran na dumataan sa iba't ibang uri ng pagsubok sa oras na ito, samahan niyo rin po sila at bigyan niyo rin po sila ng kalakasan at karunungan at kaaliwan sa kanilang puso. Magmula sa simula hanggang sa katapusan ng itong gawain, kayo lamang po, Panginoon, gumabay sa bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Hesus Kristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia, Titus chapter 3. So, Titus chapter 3, verse 3. Magmula verse 3 hanggang verse 7 po, from verse 3 hanggang verse 7. So, magsalitan po tayo, ako muna, tapos kayo po, one verse by one verse, palitan po tayo. Sapagkat tayo rin naman noong dati ay mga hangal, mga suwail, mga nalinlang, mga alipin ng sarisaring pangnanasa at kalayawan na namumuhay sa kasamaan at inggit, mga kasukulam-sukulam at napupuot sa isa't isa. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa ng ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapakanakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Upang yamang inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo'y maging mga tagapagmana ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Okay, hanggang dyan lang po. So, Titus chapter 3 verse 3 hanggang verse 7, ito po yung kung pipiliin po natin yung mga ilang bahagi sa Biblia, pang summary ng buong Biblia, ito po yun. Ito po yung isa sa mga pinaka magandang summary ng buong Biblia. So, yung summary ng buong pananampalataya po natin. Kaya, kung maunahan po natin mabuti kung anong ibig sabihin nito from verse 3 hanggang verse 7, so meron na po kayong mga basic na pakaunawa tungkol sa salvation,
tungkol sa pamumuhay ng Kristiyano. So, napakahalaga. Kaya ito po yung isa sa mga paborito kong mga teksto sa buong Biblia. Kaya kung kapag magulo po yung isip ko o nahihina yung faith ko, so bumabalik po ako dito. So dito ko po malinaw na nakikita kung saan ako galing. Kung saan ako galing, tapos saan ako papunta, patungo. So kompleto na po ito kung saan po tayo galing, kung ano ang dapat gawin natin, tapos kung ano po ang naghihintay sa atin, saan tayo patungo. So baka hindi po sapat isang session para maintindihan, para magpag-aralan po natin itong buong teksto, pero isa-isahin po natin ito. Verse 3, sapagkat tayo rin naman noong dati ay mga hangal, mga suwail, mga nanlilang, mga alipin sa sari-saring pangnanasa at kalayawan, na namumuhay sa kasamaan at inggit, mga kasukulam-sukulam at napupuo sa isa't isa. Ito po yung dati po nating pamumuhay. Noong dati, ganito tayo. Tayo din naman noong dati. Ganito, ganito. So, yung salvation, kaligtasan po ay hindi po knowledge lang. Hindi po theory lamang. Yung salvation po ay actual na nangyayari, nangyayari sa atin. Tapos ngayon, so ongoing pa. Yung pananampalataya o yung paglago sa pananampalataya, ongoing pa. Tapos meron po tayong goal o target. So, kung wala pong goal, kung wala po tayong target sa ating pamumuhay, so mahina po yung takbo ng buhay kung wala po tayong malinaw na goal. So, noong dati, maraming mga, yung nakasulat po dito, hangal, suwail, nalinlang. So, ano pong meaning ng nalinlang? Medyo deep Tagalog po ito, nalinlang. Sa English Bible, deceive. So, nadaya. Nadaya. Naloko tayo. Naloko, nadaya. Nalilang. So, kaya kawawa po tayo noon. Kawawa. Nadaya tayo. Naloko tayo. Nino, sino po ang nagdaya sa atin? Si Satanas. Si Satanas. Alipin tayo. Alipin ng sari-saring pangnanasa. Puro yung mga terms dito patungkol po sa ating dating pamumuhay, okay? So, 'di ba, hangal, suwail, nadaya, alipin ng sari-saring pangnanasa, pangnanasa ng laman, pangnanasa ng salibutan. Okay? Doon po tayo nadaya, doon po tayo nagpa-alipin. Pag ganito sinabi ng pangnanasan ng laman, so doon po tayo. Dito ka. Doon ka. So, kalayawaan, namuhay sa kasamaan at inggit. Inggit po tayo, yung ating buhay ay puno ng inggit. Kaya pag nakita po natin yung magagandang buhay ng iba, so ano pong lumalabas? Inggit. Sana ako din ganyan. Sana katulad po nila yung buhay ko. Bakit ganito yung buhay ko? Yung comparison, yung buhay po natin, hindi po natin maiwasan yung comparison. Bakit ganito ako? Bakit sila lang? Ganon. Comparison. Doon po, nag-umpisa po yung inggit. Kaya mahirap makontento dahil sa inggit. Kung may inggit, so, pwede ba makontento tayo? So, mahirap makontento kung may inggit. The more, sana, ganyan. Pero kung wala ng inggit, so, nandyan na po yung contento.
salamat sa Diyos. Kahit anumang bagay ibinibigay ng Diyos sa atin, salamat pa din. Salamat pa din. Sa lahat ng sitwasyon ko, salamat pa din. Mga kasukulam-sukulam at napupuot sa isa't isa. So, una sa lahat, pag-usapan po natin tungkol sa mga hangal. Kasi ganito po yung dating pamumuhay natin, hangal. So, anong ibig sabihin ng hangal? Pag-isipan po natin. Ano po, sino po yung tinatawag natin hangal? Yung hangal. Walang wisdom, di ba? Walang wisdom. So, tingnan po natin sa Biblia, Lucas chapter, Awit chapter 14 verse 1. Awit chapter 14 verse 1. So, babalik po tayo mamaya sa Titus, kaya ilagay po natin yung bookmarking. Sinasabi ng hangal, sa kanyang puso, walang Diyos. Sino po yung hangal? Yung mga nagsabing, walang Diyos. Pinakahangal sila, pinakahangal. Pero sa totoo lang po, sa mga, alam niyo po ba yung salitang atheist? Yung atheist, yung taong hindi naniniwala sa Diyos. So maraming atheist sa Korea. Maraming 80s sa buong mundo. Alam ko, dito sa bansang Pilipinas, dumadami din po yung mga 80s na hindi naniniwala sa Diyos, lalo sa mga matatalino. O, narinig ko po, nabalitan ko po sa news, maraming 80s nasa UP. Maraming 80s nasa UP, University of the Philippines. Matalino po sila, di ba? So, bakit ayaw nila maniwala sa Diyos? Mas gusto nila yung mga evolution theory, science. So, unti-unti, ayaw nila maniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Yung mga nakikita lang, yun ang gusto nila maniwala. Yung mga nakikitang bagay. Kung nakikita, meron na. Kung hindi nakikita, wala. Very practical yung buhay nila. Lalo po sa mga matatalino, meron pong ganong mga trend ngayon. Okay. 80s tawag. Maraming matatalino sa mga 80s. Tapos, mas mayaman po sila. Pero anong sabi sa Biblia? Hangal. Hangal. Kung nakita nyo po, kung meron po kayong ganong kilala, 80s na ayaw maniwala sa Diyos, tanungin mo sila isang simple question. Tanungin niyo po sila isang simple question. Alin ba mas mauna? Manok itlog. Very simple. Alin ba mas mauna? Manok itlog. Hindi sila makakasagot sa inyo. Kasi kung walang Diyos, impossible po yan. Kung walang Diyos. Okay? Di ba yung nakikita po nila sa kanilang mata, manok galing sa itlog, itlog galing sa manok. Saan kaya mas mauna? So, kaya matalino po sila, hindi sila nakakasagot sa itong simple question. Hangal po o hindi? Hangal. Kayo po, nakakaalam po kayo? Alam po ba ninyo kung alin po ba mas mauna? Ano po mas mauna? Manok. Yung pinakaunang manok, saan galing? Itlog? Sa Diyos, sa Diyos. Oh, sa Diyos. Yung pinakaunang manok, galing sa Diyos. Yung pinakaunang puno, galing sa Diyos. Yung lahat po ng mga nandito, yung mga ibon, yung mga hayop, ista, so meron pong pinakauna, di ba? Hindi pwede galing sa wala. Hindi pwede galing sa wala. Dati wala, pero biglang lumitaw. So, possible po ba yun? Mari po ba yun? Dati wala, wala, biglang lumitaw, ganitong mga mundo. So, impossible eh. Impossible eh.
Pero yung mga atheist, dahil nakulungan po sila ng science. Yung mga atheist po, nakulungan yung kanilang isip ng science. Kaya kapag hindi nakikita sa kanilang mata, ayaw nila maniwala. So, pero malinaw na po sa Biblia, ang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, ay bagamat hindi siya nakikita, pero naunawaan na nakita sa pamagitan ng kanyang ginawa. So, sinasabi ng hangal sa kanyang puso, walang Diyos, sila ay masasama, sila ay gumagawa ng kasukulam-sukulam ng mga gawa, walang gumagawa ng mabuti. So, yung pinakaunang hangal ay nagsasabing walang Diyos. Pero, sa mga nagsasabing may Diyos, so, sa kanilang buhay, parang walang Diyos. Hangal din po sila. Sinasabi nila may Diyos. Naniniwala daw sila sa Diyos. Pero, doon sa kanilang buhay, kung tinitingnan po yung kanilang buhay, parang yung buhay nila walang Diyos. Yung kanilang sinasabi, yung kanilang ginagawa, yung kanilang iniisip, yung kanilang hinahanap sa buhay, parang walang Diyos. Sa harap ng Diyos, atheist din sila. Atheist. Yung kanilang pamumuhay ay malayo sa Diyos. Walang pakialam sa kalooban niya, wala silang pakialam sa plano niya. Yung kung gusto nila, gagawin. Pag ayaw nila, hindi gagawin. Hinahabol lamang sa kanilang buhay ay yung kanilang sariling pangarap, sariling plano, sariling schedule. Atheist din sila, atheist. Sa bibig lang, may Diyos. Pero sa pamumuhay, sa puso nila, walang Diyos. Hangal din po sila. So, Roma chapter 1. Roma chapter 1. So verse 19. Roma chapter 1 verse 19. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay nahayag sa kanila, yamang ito ay ipinahayag ng Diyos sa kanila. So maaaring malaman tungkol sa Diyos. Ito po yung medyo hindi po karaniwang expression. Kaya kailangan po natin pag-isipan mabuti. Ang maaring malaman tungkol sa Diyos. Okay? Kung may pusong naghahanap, so pwede malaman. Pero kung walang pusong naghahanap, so mahirap malaman. So parang ganun po yung meaning. Verse 20, mula pa ng likhain ng salibutan ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagamat hindi nakikita, ay naunawaan na nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang may dadahilan. So, kanina po, nabanggit ko po ito sa inyo. So, bagamat hindi siya nakikita, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang pagka-Diyos ay hindi nakikita. Pero nakikita po natin sa pamamagitan ng kanyang mga ginawa. Verse 2, 21. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos. Ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga
pangatuwiran at ang mga puso nilang walang katuwiran ay nagdilim. So ito po yung problema sa mga naniniwala sa Diyos. Kilala nila ang Diyos, kilala kahit kilala nila ang Diyos. Maski kilala nila ang Diyos. Unit hindi nila niliwalahati bilang Diyos. Okay. Parang ganito po, magulang. Dapat may respeto sa magulang, di ba? May magulang, nanay at tatay, pero walang galang sa magulang. Walang respeto sa magulang. Okay lang po ba? Kilala na po natin ang magulang. So, sino-sino yung nanay ko, tatay ko? Kilala natin sila. Pero hindi tumatawag sa kanila, hindi nangumusta sa kanila, walang pakialam sa kanilang buhay kahit may sakit. Kung ganun, okay. Kilala nila ang magulang pero parang malayo. O walang communication, walang communication. Nalulungkot po ang magulang. Ganun po, kahit kilala nila ang Diyos, yaya hindi nila niluwalhati bilang Diyos, ni pinasasalamatan man. Walang salamat. Okay? So, ito din po, isa po sa mga atheist. Okay? Isa pong hangal na sa Biblia, nakikita po natin, Lucas chapter 12. Verse 20. Lucas chapter 12, verse 20. Pwede po natin ito basahin. 3, 2, 1. Subali, sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ang inyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? So, sinabi ng Diyos sa isang mayaman. Ito, mayaman siya. Mayaman. Okay? Hangal ka, hangal. Kaya dito po, may idea po tayo kung sino yung hangal. Yung mga hangal po ay walang karunungan. Walang karunungan. Kaya, so, nabanggit ko po sa inyo yung mga example ito. 10 pirasong barya ng 10 pesos saka 1,000, alin po ba mas malaki? 10 pirasong 10 pesos. Okay? 10 pirasong 10 pesos. Magkano ito? 100. 1,000. Alin po ba mas malaki? 1,000. Pero, alin po ba mas gusto ng mga bata? Ito, 1,000. Alam na nila. Yung mga baby, yung mga 1-year, 2-year baby, alin po ba mas gusto nila? Barya, 10 barya. Mas magandang tingnan. Mas maraming tingnan. Mas magandang tingnan. Hindi po nila alam kung ano ang nasa loob ng 1,000. Hindi nila alam yung halaga ng 1,000. Sa mata ng mga baby, isang papel lang. Isang papel. Kaya, kahit itong 1,000 pero 1,000 pesos yung papel ibinigay sa bata, ano ang gagawin nila? Baka pupunitin. So, yun po yung hangal. Kaya dahil hindi alam. Hindi nila alam kung gaano kalaki yung 1,000. Sa mata nila, papel lang papel. Papel. Pero alam natin, malaki yan. 100 pirasong 10 pesos yan. Malaki yan.
Ganun din po, bakit sabi ng Diyos sa isang mayaman hangal? Hindi niya alam tungkol sa spirito. Itong laman, yung katawan lang, lagi pinag-isipan laman. Anong kakainin, anong iinumin, paano mabuhay sa mundong ito. Wala po silang idea, wala po siyang pakialam sa espiritu. Kaya, ganito po yung ginawa niya, verse 16, nagsalaysay siya sa kanila ng isang talinghaga, ang lupain ng taong mayaman ay namunga ng sagana. Inisip niya sa sarili, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga ani. Okay? May plano siya, magandang plano. Anong gagawin ko? Okay? So, meron din po tayong plano. Tama po ba? Meron din po tayong plano. Walang taong walang plano. Meron po tayong plano para sa school. Meron po tayong plano para sa trabaho. Yung mga nanay dito, may plano po kayo. Anong lulutuin mamayang hapon? Kailan maglalaban ng mga damit, ng mga bata? Kailan maglilinis? May plano tayo. Plano sa trabaho, plano sa negosyo, plano sa study. Kailan ang gagawin ko yung mga assignment, module? Ganun din po siya. Ano ang aking gagawin? Sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga ani. May problema siya, di ba? Ano po yung problema niya? So, hindi ka siya. Maliit lang po yung kanyang kamalik. Malaki yung kita, malaking masagana yung mga ani, pero so, maliit lang yung kamalik. Kaya, anong gagawin ko? May problema ako. Depende sa problema natin, doon po may plano tayo. Okay? Kahit ano-ano yung problema natin, doon po gumagawa tayo ng plano. So, maganda. Verse 18, sinabi niya, ito ang aking gagawin. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malalaki. Doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. Sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Kumawa po siyang magandang plano. So, magtatayo ako ng malaking kamalig. Doon ko titipunin lahat ng mga ari-arian, nakaimbak na, marami. Sapat na yun. Sapat na. Hindi na kailangan magtrabaho pa. Parang wala nang problema. Okay? Naka-setting na. Naka-setting na yung mga lahat para sa future. Walang kulang. Parang gusto po na natin ganitong buhay. Okay? Sapat na. Sapat na yung resources. Sapat na yung income. Kaya hindi na kailangan magtrabaho pa. Pero sinabihan siya ng Diyos, hangal ka, hangal. Okay? Yung mga bagay na inihanda mo para sa inyong katawan. Yung mga nakaimbak sa inyong bodega, okay, malaking bodega mo, ay para sa inyong katawan. Sapat na yun, para sa inyong katawan. Pero, ano ang inihanda mo para sa inyong kaluluwa? Yun po yung tanong ng Diyos. Ah, maraming bagay inihanda mo para sa inyong katawan. So, very good. Okay? Very good. Nakaready na, handa na. Okay? Sapat na. Pero ano ang inihanda mo para sa inyong kaluluwa? Nag-aral ka ng mabuti, kaya nakagraduate ka ng mga ganitong school, nakatapos ng school, ready na, mayroon ka ng mga certificate, mga requirement, lahat requirement, ready na, meron na, o nakapasok ka ng mga school, mga regular ka na, okay na, hindi ka na matatanggal hanggang ma-retirement, meron ka ng mga insurance, mga health insurance.
So para sa security, social security, SSS, o pag-ibig, lahat, meron na. Meron ka ng lupa sa sementeryo. Okay. Isang nanay po na sabi sa akin dati, Pastor, handa na akong mamatay. Ready na yung lupa ko sa sementeryo. Yung mga maliit na lupa, okay, nabili po ng nanay. Ready na daw mamatay. Para sa katawan. Para sa katawan po yan. Anong ini kaya tanong po ng Diyos sa kanila, sa atin, sa kanila, anong inihanda mo para sa inyong kaluluwa? Para sa inyong kaluluwa. Kung hindi pa ligtas, kung hindi pa na-save, kung hindi pa ligtas, anong silbi ng kayamanan? Kung mamatay ngayon gabi, saan sila pupunta? Impero agad. Anong silbi ng kanyang mga career? Anong silbi ng kanyang mga kayamanan? Okay. Anong dadalhin po niya sa kamatayan? Yung kanyang knowledge, dadalhin po niya? Yung kanyang mga malaking bahay? Yung kanyang mga bagong billing, nabiling cellphone, dadalhin po niya? Hindi po. Lahat iwan. Sa totoo lang po, lahat po ng mga ginagamit po natin sa buhay ay hiram lang po, hiram. Hinihiram po natin sa Diyos. Hinihiram. Pag alis po tayo sa mundong ito, iwan lahat. Iwan. Haharap tayo sa Diyos. Tatanungin tayo ng Diyos, ano ang inihanda mo? Ano ang ginawa mo para sa kaluluwa mo? Ano ang inihanda mo para sa kaluluwa mo? Verse 21, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gayon nga ang nagtitipo ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Hindi mayaman sa Diyos. Ano pong ibig sabihin? Mayaman sa Diyos? Sino po ang mayaman sa Diyos? Sino po ang dukha sa Diyos? Gusto ng Diyos yung malaking pera natin? Yung gusto ng Diyos, yung malaking offerings po natin? Hindi po. Yung mayaman po dito, hindi po mayaman sa pera. Yung una, yung mga nagtitipon ng kayamanan para sa kanilang sarili, dito, yung kayamanan sa pera. Okay. Subalit, hindi mayaman sa Diyos. Hindi mayaman sa Diyos. Yung kayamanan po dito ay kayamanan sa pananampalataya. Santiago chapter 4. Santiago chapter 2 verse 5. Santiago chapter 2 verse 5. Makinig kayo, minamahal kong mga kapatid, hindi ba pinili ng Diyos ang mga dukha sa salibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya? So, hindi ba pinili ng Diyos ang mga dukha sa salibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya? Mayaman sa pananampalataya. At mga tagapagmana ng kaharian. So, paano po tayo maging mayaman sa pananampalataya? Yung mayaman sa pananampalataya, sa ibang salita, ay mayaman sa pagkakilala sa Diyos. Pagkakilala sa Diyos. Kung kilala po natin ang Diyos na mabuti, mayaman ka. Kung hindi mo kilala ang Diyos, yung pagkakilala po dito, hindi po lamang sa knowledge. Kahit marami kang knowledge about sa Bible, about sa mga talata, maraming nasa ulo, pero yung pagkakilala sa Diyos ay matutunan po natin sa pamamagitan ng experience.
sa pamamagitan ng experience. Pagsunod, obey, obedience po natin. Pagsumunod po tayo sa kanyang kalooban, pag nagsakripisyo po tayo para sa kanyang kalooban, doon po, mararasan po natin yung pagkilos ng Diyos. Doon po natin nakikita kung paano kumikilos ang Diyos. Paano natutupad po niya yung kanyang pangako para sa atin, doon po lumalago tayo sa pagkakilala sa Diyos. Ah, ganito pala yung kumikilos ang Diyos. Hindi niya ako pinababayaan, tinutulungan niya ako lagi, iningatan niya ako. Tama pala, tama, totoo pala yung sinabi niya sa Biblia. Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto you. Tama pala yun. Totoo pala. Experience. Sa pamamagitan ng karanasan na experience na kilala po natin ng Diyos. Kaya sa una, mahirap sumunod. Pero pagka-experience ng kanyang pagkilos, yung second, pangalawa, mas madali sumunod dahil ma-experience ka na. Sa una, takot. Sa una, may duda. Sa una, nag-aalinlangan. Totoo ba? Tama ba? Totoo ba talaga yung promise ng Diyos? Baka hindi, natakot ako. Baka hindi yan nangyayari sa akin. Kaya pangalawang beses, pangatlong beses, mas madaling sumunod po tayo sa kanyang kalooban. So, yun po yung paglago sa pananampalataya. Mayaman, mayaman. Malapit sa Diyos. Sa palagay niyo po, sino po yung mayaman sa langit? Gawa chapter 20. Gawa chapter 70 verse 24. Gawa chapter 17 verse 24. Mga ilang talata po, babasahin ko po. Gawa chapter 17 verse 24. Ang Diyos na gumawa ng salibutan at lahat ng mga bagay na naririto, siya na Panginoon ng langit at ng lupa at hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao. Ni hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na para bang meron siyang kailangan. Yamang siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay, ng hininga at ng lahat ng mga bagay. Lahat ng bagay na ito. Verse 27, upang kanilang hanapin ng Diyos, pagka sakaling siya ay mahagilap nila at siya ay matakpuan, bagamat hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. So, verse 27, gumawa ang Diyos ng salibutan. Lahat ng mga bagay na sa salibutan, lahat po tayo ay ginawa ng Diyos. Ano po yung purpose ng creation? Ito po yung purpose. Upang kanilang hanapin ng Diyos. Kaya habang buhay pa tayo sa mundo ito, okay, kailangan po natin hanapin ng Diyos. Kailangan po natin kilalanin ng Diyos. Dahil siya po ang lumikha, lumalang ng lahat ng mga bagay sa mundong ito na may purpose. Yung creation po niya ay hindi para dito sa lupa. Habang buhay pa tayo sa mundong ito, kailangan ni Jesus dapat ipanganak ka muli, dapat maligtas, dapat matanggap, dapat matanggap yung kaligtasan. Yun po yung pagiging handa na makapasok sa langit. Yung buhay na walang hanggan sa langit, yun po yung purpose. Hindi siya malayo. So, ano pong sabi doon sa verse 25? Siya po yung giver, tagapagbigay siya.
tagapagbigay siya, giver. Wala siyang kulang. Hindi siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao. Hindi siya tumitira sa bahay na ginawa ng tao. Dakila po siya, dakila. Pinaka dakila siya, makapangyarihan siya. Ano ba yung kulang sa kanya? So, hingi-hingi po niya yung ating pera? Hindi po. Yung ating offerings po, tithes and offering, meron po tayong tithes and offering. So, yun po yung pagkakataon na ibinibigay ng Diyos para sumama po tayo sa gawain. Yun po yung pagkakataon. Sa pamamagitan ng tithes and offering, sumasama po tayo sa gawain ng Diyos. Ano po yung gawain ng Diyos? Mga evangelism, tapos mga fellowship sa mga brothers, sisters. Ito po yung malaking gawain ng Diyos. Okay. Para sa fellowship, gathering, para sa evangelism, kailangan po yung budget. Diba? Kailangan kumain tayo, kailangan diesel tayo, kailangan, maraming kailangan. So, para doon po yan yung tithes and offerings. Para sa ating gawain. So from magmula bukas, may Bible seminar tayo sa Lipa City. So konti lang pa sila, konti lang, hindi marami. Pero kailangan, bakit mga linggo-linggo pupunta po tayo? Okay? Mga sundo, tapos mga malaking diesel po ngayon. Pero bakit? So nagsisacrifice po tayo ganun? So, dahil isang kaluluwa ay mas mahalaga kaysa buong mundo nito. Isang kaluluwa. Hindi po natin maintindihan kung gaano ka halaga isang kaluluwa sa harap ng Diyos. Kasi namatay si Jesus para sa isang kaluluwa. Ibinigay ni Jesus yung kanyang buhay para sa isang kaluluwa. Ganong kahalaga po yung isang kaluluwa. Kaya hindi po ma-compute po natin sa pera. Kaya hanggat makakaya po natin, so naghahanap po tayo ng paraan para mag-sacrifice para sa evangelism, para maabot po natin mas maraming kaluluwa. Pero ang Diyos po, hindi po siya kulang. Kung sumama po tayo sa gawain ng Diyos, sa pamamagitan ng mga sacrifice, o kanina nakita ko po yung mga ilang nanay nagluto sa kitchen, nag-sacrifice po sila. So madaling araw gumising at pumunta dito. So yung time po nila ibinigay sa Diyos, time, oras nila, saka yung kanilang pagod, yung kanilang mga kalakasan ibinigay sa Diyos. Kung ganun, ano po yung resulta? So, masaganang ibibigay, masaganang gagantian tayo ng Diyos ng mas yung iningatan yung ating katawan, tapos ibibigay ng Diyos sa ating puso yung kagalakan, kaligayahan. Alam niyo po ba kung bakit yung mga kapatiran ay sumasama sa sakripisyo kahit pagod man? Doon sa puso ng mga nagsisacrifice para sa gawain, may kagalakan. Kaya may kusang loob sila. Next time, sasali again. Next time, sasama ulit. Dahil may kagalakan na nanggagaling sa Diyos. Kaya kahit pagod man yung kanilang katawan, pero ang saya yung kanilang mukha. Yun po yung kantimpala ng Diyos. Kung pagpagsumama-sama ako sa gawain ng Diyos sa pamamagitan ng tithes and offerings, so ma-experience po natin na iningatan ng Diyos yung ating negosyo, yung ating trabaho. So, yung ating katawan, pag may sakit, di ba, malaking gastos. Pero kung iningatan po ng Diyos yung ating katawan, malakas tayo,
So, yun po yung malaking bagay. Malaking bagay. Kaya, doon po sa Lucas chapter 12, verse 20, yung mayamang hangal, hindi siya, nagtipon siya ng kayamanan para sa kanyang sarili. Pero, hindi siya mayaman sa Diyos. Hindi siya nagtipon ng faith, pananampalataya para sa Diyos. Kaya hangal po siya. So, Ephesians chapter 5, verse 15. Ephesians chapter 5 verse 15. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang kundi gaya ng marurunong. So, mangmang, hangal, the same meaning. Tama po ba? Mangmang, hangal, the same meaning. So, walang karunungan. So, walang karunungan. So, mag-ingat kayo, maingat kayo sa inyong paglakad. Yung paglakad ay pamumuhay. Ingat. So, ingat tayo sa ating paglakad. Kung saan po tayo lalakad. Kung ano ang gagawin natin. Mag-ingat po tayo sa ating time management, time, verse 16. Sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masama. Verse 17. Basahin po natin ito. 3, 2, 1. Kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So, huwag kayong maging mga hangal, huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kalooban ng Panginoon. The will of God. So, verse 16 po kanina, sa redeeming. So, verse 16 po dito, sinasamantala ang Panginoon. So, ito rin po medyo malalim ng Tagalog. Samantalain ang Panginoon, yung panahon. So, sa English Bible, redeeming the time, redeeming. Pero di ko sure kung ano po ang mas madaling Tagalog. Yung sinasamantala ang panahon. Ito po yung tungkol sa time management. Ito po yung about time management. So, pwede po ba sabihin natin na huwag sayangin yung oras? Pwede? Huwag sayangin yung oras. Dahil yung oras, hindi sa iyo. Yung oras ay sa Diyos. Okay. Nabili, di ba? Nabili tayo sa halaga ng dugo. Nabili tayo sa halaga ng dugo ni Jesus. Kayong buhay po natin, hindi sa atin, sa Diyos. Ano pong ibig sabihin yung buhay ko sa Diyos? Yung oras ko sa Diyos. Kaya huwag po natin sayangin yung ating oras. Yun po yung meaning, sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masama, ibig sabihin, hindi sapat po yung oras. Hindi sapat. Malapit na po yung katapusan ng panahon. Malapit. Yung period po tayo, nasa ending. Wala po tayong oras na pwede masayang sa mga makalupang bagay.
So dito po, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. So ibig sabihin, yung salitang hangal o mangmang ay may connection sa kalooban ng Diyos. Kung alam mo yung kalooban ng Diyos, hangal ka. Kung hindi mo sinusunod ang kalooban ng Diyos, hangal ka. Yung kalooban ng Diyos, yun po yung pinaka-wisdom na kailangan po natin malaman. So, Roma chapter 10. So, Roma chapter 10, verse 2. So ito rin po madalas po binabanggit po sa Bible seminar. So Roma chapter 10 verse 3, sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katuwiran ng Diyos at sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Mangmang, hangal. Mangmang, walang karunungan. Mangmang sa katuwiran ng Diyos. Yung katuwiran ng Diyos, kalooban ng Diyos po yan, kalooban ng Diyos. Mangmang sa katuwiran ng Diyos, ano po yung sinisikap nila? Sinisikap nilang maitayo ang sariling katuwiran. Sariling katuwiran. May katuwiran po sila. May sariling katuwiran. Ganito ako, ganito. May sariling kalooban. Kaya hindi sila nagpapasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Kaya kahit sigasik po sila, sigasik. Verse 2, ako ay makapagpapatuto na sila ay may sigasik para sa Diyos. Subalit, hindi ayon sa kaalaman. May sigasik para sa Diyos, pero sariling sigasik, sariling paraan, sariling katuwiran, ito po yung delikado. Kahit naniniwala tayo sa Diyos, kahit may pananampala tayo sa Diyos, pero kung hindi po natin tuloy-tuloy pag-aralan yung salita ng Diyos, kung hindi po tayo tumutuloy, patuloy na tumanggap ng supply ng salita ng Diyos, baka yung ating lakad ay maligaw. May sariling katuwiran. May sariling sikap. May sariling paraan. Pero yung katuwiran ng Diyos ay malayo. Mahina tayo, mahina. Kahit ako mismo mahina po ako, kaya pag separate po ako sa fellowship, kapag hindi ako sumama sa alam mo ba yung mga pastors and evangelists sa Philippine Life Formation? Maraming pastors retreat. Kung ilang beses may retreat po kami, alam nyo po ba? Limang beses isang taon. Once a year, kasama po yung pastor's and wife, evangelist wife. Yung limang beses, every two to three months, so lahat po ng mga pastors and evangelists sa Philippine Life Formation ay nagtitipon-tipon. Dito sa retreat center, sa Manila. Tapos, nakikinig din po kami ng salita ng Diyos mula sa Reverend Johan Lee. So, lagi po kami sinasaway. Hindi po mga ganong galit siya, pero yung pastor's qualification, lagi po yung topic po ni Reverend Johan Lee, pastor's qualification. Ano ang dapat gawin? Ano ang tamang mindset ng isang pastor's evangelist? Ano ang dapat gawin? Ano ang hindi dapat gawin? Paano magamit tayo ng Diyos? Paano tayo ay magiging minister na gagamitin ng Diyos? So, madaming mga requirement.
mga pastor, yung qualification na kailangan. Every 2 months, 3 months, pumunta po kami dito. Umuupo din ako dyan sa inyo. Umuupo din ako sa dyan sa harap. Tapos nakikinig po ako. Malaking gastos din po kasi yung mga pastors and evangelists galing sa mga Bisaya, Mindanao, malayong area. So, mga airplane ticket nila, pamasahe nila, malaking gastos. Pero bakit kailangan pa? So, baka iniisip po nila, baka iniisip ng mga kapatiran, bakit kailangan pa magtipon-tipon yung mga pastor and evangelist? Alam na nila yung Bible, nagtuturo sila. Nagtuturo pa sila. Expert sila sa Bible, maraming alam sa Bible. So, lahat sila na sa pulpit, bakit kailangan pa magtipon at makinig pa dyan sa upuan? Dahil, kung hindi po kami nakikinig, kung hindi po kami nakikinig ng salita ng Diyos, darating po yung time na maligaw po kami. Maligaw. Sa una, sama-sama, pero unti-unti, papalayo, maliligaw. Dahil sa sariling isip. Yan po yung delikado, sariling isip. Sariling paraan, sariling katuwiran. Kahit pastor man kami o evangelist, meron po, meron iba-iba yung mga isip natin. Iba-iba yung isip natin. Iba-iba yung background, iba-iba yung mga knowledge, iba-iba yung mga character. Kaya hanggat maaari, sama-sama kami nakikinig ng salita ng Diyos pa ulit-ulit the same topic lagi. Kapag may pastor's retreat po kami, palagi same topic, pastor's qualification. Walang bago. The same topic lagi. Pero, yun po yung reminders po sa amin lagi, reminders. Ligaw ng konti, pero pagdating sa pastor's retreat, mga reset. Okay? Balik. Mga 2 to 3 months, ligaw ng konti. Pag dito, balik. Kung walang pastor's retreat, anong mangyayari? Tuloy-tuloy. My way. Ay, alam ko, mas kilala ko yung sitwasyon dito. Alam ko na, alam ko kung ano ang problema dito, ano ang solution dito. Mas alam ko kayo sa ibang mga pastors. Kung pumasok na ganong mga isip, delikado po yan. Delikado. Kaya, minsan, di ba, may rotation sermon tayo. Once a month, rotation sermon. Para maging isa tayo. Para makita ng ibang pastors yung mga church dito. Ako din po, habang nagsaswitch yung sermon po ako, nakikita ko po yung mga ibang churches kung ano ang maganda sa kanila. Yun ang kinukuha ko dito. Yun ang kinukuha, natutunan, at ay apply sana dito. So, bakit mayroon po tayong mga summer retreat o New Year retreat? So, ala, every Sunday may sermon tayo, Wednesday sermon tayo, bakit kailangan pa? Bakit kailangan pa New Year retreat sama-sama lahat ng mga kapatiran, summer retreat, Bible seminar naman? Bakit kailangan pa sama-sama tayo? Para sa unity of the church. Unity. Santiago, Gawa chapter 20. Gawa chapter 20. Verse 28. Acts chapter 20, verse 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagahan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yung iglesia,
ng Diyos, binili ng dugo ni Jesus. So, napakahalaga po yung iglesia. Yung iglesia ay hindi po yung building. Iglesia po ay yung fellowship ng mga ligtas na brothers, sisters, kapatiran. Binili ng dugo ni Jesus. Napakahalaga. Kaya, inilagay ng Holy Spirit yung mga leaders doon sa iglesia. Tapos, ito po yung warning ni Apostle Pablo sa mga leaders, matatanda yung elders galing sa Ephesian Church. So, verse 29, ito po yung warning ni Apostle Pablo. Alam ko na pag-alis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawa sa kawan. At lilitaw bula sa inyo na rin kasama ang mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila. Warning po ito. Pag alis ko papasok sa gitna ninyo ang mababangis na asong gubat. Kagaya kanina ang aso pumasok. Yung asong gubat, hindi po yung mga hayop. Yung tao, mababangis na asong gubat ay false teacher. Bulaang teacher. Ibang doktrina. Ibang teaching. Okay? False teacher, bulaang propeta. Okay? Mababangis na gubat, asong gubat, na walang patawa sa kawan. Lilitaw rin bula sa inyo na rin. Lilitaw rin sa inyo, galing sa inyo, lilitaw isang taong, mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis. So, bagay na lihis. Baluktot. Hindi matuwid. Mga false teaching. Para akitin ang mga alagad na sumuno sa kanila. Kahit sa mga leaders po, nangyayari po ito. Ano pong ibig sabihin? Mahina tayo. Kahit ako mismo, mahina rin. Kung ako lang tuloy-tuloy, kahit nagtuturo ako dito, delikado po yan. Kaya kailangan din ako makinig doon sa harapan ng mga pastors. Paano po kayo? Okay. Kahit marami akong alam sa Biblia, so mahina pa rin ako, madali akong naliligaw kapag hindi ako dumidikit, kung hindi ako nanatili sa mga pastors fellowship, pastors education, kaya araw-araw nakikinig din po ako ng lesson para sa pastors. Kailangan po natin malaman kung gaano kahina ako. Isang sanga ako, branch lang ako, branch. Ano po yung branch? Madaling maputol, hindi, di ba? Yung branch, sanga, madaling maputol. Mahina. Kayong branch po ay dapat dumikit sa puno. Yung isang mahinang branch, okay, malambot na branch, madaling maputol. Okay? Dapat dumikit sa puno. Doon po, lumalago. Lumalago. Pag malaki na yung branch, anong lumalabas doon sa branch? Bunga. Makikita mo yung bunga galing sa iyo. Pero yung unang trabaho ng isang branch, yung sanga, ano po? Dikit. Dikit sa puno. Yun po yung unang trabaho ng isang branch. Parang mga bata, yung mga baby, dapat manatili sa family. Nanay, tatay, kuya, ate, manatili sa family, doon lumalago sila. Parang ganun po, isang mahinang bahagi tayo, mahinang katawan. So, balik po tayo sa Titus chapter 3. Titus chapter 3 verse 3.
Sapagkat tayo din naman noong dati ay mga hangal. Dati po ganun, hangal tayo. Nakita po natin ngayon kung sino po yung hangal, yung mga hangal. Sino po yung hangal? Yung mga hindi nagsasabi walang Diyos. Tapos, yung mga namumuhay, parang walang Diyos. Sa kanilang buhay, parang walang Diyos. Walang pakialam sa kalooban ng Diyos. Walang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Walang sakripisyo para sa kalooban ng Diyos. Hangal din po sila. Mga suwail, mga nanlilang, mga alipin ng sarisaring pangnanasa at kalayawan na namumuhay sa kasamaan at inggit, mga sukasukulam-sukulam na pupuo sa isa't isa. Verse 4, unip nang mahayag ang kabutihan at kagandaan loob ng Diyos na ating tagapagligtas. Ito po yung salvation story. Dati, ganun tayo noon. Hangal, suway, ganito. Kawawa tayo noon. Pero ngayon, nang mahayag ang kabutihan at kagandaan loob. Okay? Yung kabutihan, yung kindness, yung kagandaang loob ng Diyos, yung awa, mercy, nating tagapagligtas, verse 5. Ito po yung ating salvation. Verse 5, basahin po natin, 3, 2, 1. Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa ng ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan, sa pamamagitan ng pagkuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito po yung salvation. Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa, magandang mabubuting gawa, hindi dahil sa mabubuting gawa. Okay? So, paano po tayo naligtas? Dahil sa ating mabubuting gawa? Hindi daw dito. Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa o yung ating mga good works. Wala po tayong good works na pwede maipagmalaki. Basura po yan lahat. Maruming dumi yan, maruming suot, lahat. Itapon na lang sa basurahan yung ating mga mabubuting gawa. Maruming kasuotan po yan. Kayong salvation po, hindi po galing sa ating mga ginagawa. Yung salvation po ay kundi ayon sa kanyang kahabagan. Kahabagan. Ano po ito kahabagan? Mercy. Salamat sa Diyos. Mercy. Naawa siya sa akin. Naawa. Yung salvation po galing sa awa niya. Hindi po galing sa mga ating mabuting gawa. Ganito ako. Gumawa ako ng mabuti. Tumutulong ako sa kapwa. Mabait ako. Masigasig ako sa gawain. Nagdadasal ako, kaya sa langit ako pupunta. Hindi po ganun. Lahat po ng ating mga katuwiran o kabaitan o sigasig, yung mga mabubuting bagay na ginagawa natin sa harap ng Diyos, tatanggapin po ba ng Diyos yung ating mga mabubuting gawa? Hindi po. Basura po yan, basura. Maruming basura. Parang isang tinapay na nahulog sa tain ng aso. Isang bata bumili ng pandesal. Okay? Naipon niya yung kanyang allowance. Kaya nakabili siya ng isang yung cake. Cake. Okay? Birthday cake. Kahit bata siya, pero maganda, mabait siya. Kaya ipon niya yung kanyang allowance. Kaya bumili siya ng isang cake. Birthday cake ni mama. Tapos dinadala niya habang tumatakbo, natumba. Kaya yung birthday cake nahulog sa tayo ng aso. Madumi na. Umiyak siya. Sayang yung itong cake ko. Kaya tinanggal niya yung mga tae. Dinala niya sa bahay.
Mama, happy birthday. Kakainin ba ng mama yung cake ito? Na nakalagay yung dumi ng aso? Kakain ba ng mama? Hindi po. Yung puso mo, maganda. Yung puso lang, tatanggapin ko, anak. Pero yung cake, marumi, tapon nilang. Ibigay mo sa aso. Ganun po yung ating mga mabubuting gawa sa harap ng Diyos. Okay? Kaya meron po tayong ganung puso, pag ganito ako, siguro tatanggapin niya ako. Siguro magagalak siya sa akin. Matutuwa siya sa akin. Hindi po. Yung salvation po ay galing sa kanyang kahabagan. Naawa siya sa akin. Siya po ay yung gumawa ng paraan. Siya po yung gumawa ng paraan. Hindi po tayo gumawa ng paraan. Hindi kaya natin gumawa ng paraan dahil ipinanganak tayong makasalanan. Masama tayo, masama. Inborn sinner tayo. Naawa, nahawa tayo ng virus ng kasalanan. Nahawa. May sintomas tayo. Kailangan po natin yung vaccine. Ano po yung vaccine sa ating kasalanan? Dugo ni Jesus. Dugo ni Jesus. Yun lang po yung gamot sa ating sakit. Kaya, dumanak na po yung dugo ni Jesus 2,000 years ago. Wala pa tayo noon. Tama po? Wala po tayo noon. Okay. Dumanak na yung banal na dugo ni Jesus. Okay. So, alam niyo po ba yung itong yung concept prepaid tapos postpaid. Yung SIM card niyo, prepaid o postpaid? No? So SIM card, okay? Tapos Jollibee, prepaid, postpaid. Hindi kayo kumain ng Jollibee? Bayad muna o kain muna? Bayad muna. Bayad muna, prepaid, Jollibee. Yung kuryente, prepaid, postpaid? Okay, electricity. Electricity. Tapos, yung jeepney, prepaid o postpaid? Yung tricycle. Dito, postpaid. Oh, postpaid. Okay. Ano pa? Okay. Kaya, alam natin yung sistema ito, di ba? Yung bayat muna, o ganito. Yung inasal. Prepaid, di ba? Inasal. O, bayat muna, tapos kakainin pa. So, sa menu ng inasal, Only rice. Okay, only rice. Tapos, sa promo na SIM card, only call, only text. Eto, kung mayroon pong promo, only text, only call, mga only rice, so bayad muna, tapos kahit mga ilan kumakain, ilang plato, babayaran pa? Hindi na. Yung salvation po natin, prepaid o postpaid? Yung salvation, prepaid. Kailan po nabayaran na? Nung namatay si Jesus, doon po tapos na yung bayad. Nung namatay si Jesus sa cross, dumanak po yung kanyang dugo po yung pinakabayad, dugo. Dumanak na po yung dugo, doon po tapos na yung payment. Down payment lang o full payment? Full payment, tapos na noong namatay si Jesus. Yung kasalanan po, ngayon po nangyari sa buhay natin. Mula nung ipinanganak tayo hanggang ngayon, may kasalanan na gawa. Sa future, gagawin pa. Ngayon nangyari ito, kasalanan. Pero nabayaran na o hindi?
bayan na, nabayaran na po yung ating future sin na mangyayari bukas. Nabayaran na rin o hindi pa? Nabayaran na rin, prepaid, unlimited. Kahit anong kasalanan, kahit gaanong kadaming kasalanan mangyayari sa future, unlimited po yung unlimited. Bayad na. May peace of mind o hindi? Kung may promo tayo, unlimited call, for 1 month, unlimited, kahit matagal yung tawag, okay lang. Pero kung hindi unlimited, baka maubos yung load. After 5 minutes, putol. Pero unlimited promo, walang may peace of mind. Tapos na yung bayad. Kaya yung salvation po, prepaid po ito, prepaid. Naniniwala po ba tayo? Okay? Kaya may peace of mind tayo, kahit anong mangyari sa future, so bayad na. Napatawad, naligtas na ako. Sa langit ako pupunta, anak ako ng Diyos. Baka may nagsabi, ay kung gano'n, mag-enjoy lang tayo ng kasalanan, mag-enjoy. Kung unlimited, enjoy, pwede na, enjoy. Lahat po lang mga taong ligtas, sabi ko sa inyo, lahat po ng mga taong ligtas, may utang na loob. Hindi na masaya sa dating bisyo. Ligtas na, bayat na lahat, pero ito po, verse 5. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa ng ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Holy Spirit. May changes. Yun po yung bunga ng pananampalataya. Kung ligtas na po isang tao, kung meron na po siyang totoong pananampalataya, ibig sabihin, nandyan na yung Holy Spirit. Kung may Holy Spirit, may gabay at tulong ng Holy Spirit. Kapag nakasala, maaari po nakasala tayo, pero ligtas pa rin, may gabay ng Holy Spirit. Hindi na masaya, mabigat yung puso ko kapag nakasala ako. Pagbabago sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kaya ito po yung experience po ng lahat ng Christian. Parang mabigat na ako sa dating bisyo. Hindi na ako masaya sa dating kasama, dating barkada, dating tropa. Hindi na ako masaya sa kanila. Minsan, natisot ako sa temptation sa nang salibutan. Dati yung mga alak, yung mga tatay dito, masarap alak. Pero ngayon, parang mabigat. Yung mga sigarilyo dati, masarap usok. Pero ngayon, mapait. Kahit tinatawag ako ng mga yung kaibigan ko, asama ka dito, sama, may alak tayo. Dati, masaya ako sa kanila, pero hindi na. Yun po yung changes. Renewing of the Holy Spirit, washing of regeneration, born again, muling kapanganakan, born again. Renewing, pagpabago sa pamamagitan ng Holy Spirit. Yung Christian living, hindi po yung theory lamang. Kung nakatanggap po tayo ng biyaya ng Diyos, salamat sa Diyos. Okay? Nung wala pa ako noon, isa akong masamang kasalanan lamang, masamang kasalanan ako. Wala akong, hindi ako karapat-dapat sa langis, sa totoo lang, kung walang awa ng Diyos. Wala akong anumang katuwiran na maipakmalaki. Masama lang ako, marumi akong kasalanan, isa akong maruming kasalanan, hamak na tayo na hindi karapat-dapat sa langit. Pero salamat sa Diyos, dahil sa kanyang biyaya at sakripisyo, iniligtas niya ako. Kung meron po tayong ganong mga pusong nagpapasalamat, okay, may changes. Kahit kulang pa tayo, pero may gabay
Ang Holy Spirit ay kasama natin lagi, hindi siya alis. Verse 6 po, ang Espiritu ito na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Jesus Kristo na ating tagapagligtas. Yung Holy Spirit ibinuhos sa atin. Nandito ako. Nandito, nasa akin yung Holy Spirit. Siya po ang gumagabay, tumutulong, hindi na ako nag-iisa. Mayroon po tayong kasama, mayroon po tayong katulong para kaya natin. Kaya natin. Kung ako lang nag-iisa, hindi kaya. Matagal na sumuko ako kung ako lang nag-iisa. Wala po tayo dito kung ako lang nag-iisa. Pero bakit nakarating po tayo hanggang dito? Dahil sa tulong at gabay ng Holy Spirit. So, last verse natin ngayon, Roma chapter 8. Verse 14. Kaya huwag po tayo mag-alala. Okay? Meron po tayong kasama. Roma chapter 8 verse 14. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapakat ang lahat ng pinapanubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Lahat po ng mga anak ng Diyos ay ginagabayan ng Amang Diyos. Okay. Meron po tayong Ama. Siya po ay gumagabay sa atin, tumutulong sa atin para lumago tayong matuwid. Anak tayo ng Diyos. Hindi tayo pinababayaan o iniiwan man. Kahit anong mangyari, yung magulang po ba sumusuko sa inyong anak? Yung mga nanay at tatay dito, sumusuko po ba kayo sa anak? Kung nasa kulungan sila, sumusuko kayo? Pagod na ako sa kanya, siya ang bahala, ganun po ba? Hindi po. Kahit anumang mangyari, kahit sinisingin siya ng buong salibutan, pero yung magulang ay hindi sumusuko sa mga anak. Paano kaya yung Ama natin sa Diyos, yung Ama natin sa langit, hindi siya sumusuko sa atin? Kahit makulit man tayo, kahit hindi maayos yung ating Christian living, pero nandyan pa rin yung gabay at tulong ng Diyos. So, next week po, tuloy-tuloy po natin pag-isipan tungkol sa Titus chapter 3, kasi isang ano lang po ngayon, hangal po yung topic po natin ngayon. Next week, mga suwail, okay? Maraming mga kailangan natin pag-isipan. So, let's pray, manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa pagbibigay niyo po sa amin ng inyong mensahe. Nakita po namin kung ano po ang dati po namin kalagayan sa aming pamumuhay. At iniligtas niyo po kami sa pamamagitan ng inyong masaganang biyaya at kahabagan. Salamat po, Panginoon, sa inyong biyaya na napatunayan doon sa sakripisyo ni Jesus Kristo. At binigyan niyo po kami ng panibagong buhay, panibagong layunin, at panibagong pangarap sa aming buhay. Patuloy niyo po kaming iningatan at gabayan upang matupad po ang lahat ng dakilang kalooban mo para sa bawat isa sa amin dito. Magmula bukas, kaganapin po namin ang Bible Seminar sa Lipa City. Mauna po kayong kumilos sa lahat ng mga inimbitan po namin sa inyong pangalan upang maligtas po sila at makabalik sa inyo. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesu Kristo. Amen.